Hello guys, good morning. This is your Ate Mars at welcome po sa my channel ko. And sa araw na ito, meron po akong paksang gustong talakayin sa inyo. So ito po yung paano ako naging isang OFW. So shout out pala dyan kay Miss 72. Hi Miss 72! May nakapagsabi po kasing YouTuber na magkamukha daw kami. Siguro nga po kasi she is my fellow Ilongga, and then idol ko rin siya yun sa pagbablog niya kasi napaka straight to the point na tao. At saka siguro pares kami ng hugis ng muka, ng ilong, ng bibig. Kaya siguro may magkamukha kami. Pero not related in blood. So shout out dyan kay Miss Grace Escalera. Si Miss Grace Escalera po siya. So kung ano po kayo, hanapin niyo po sa YouTube yung channel ni Miss Grace Escalera. And so ngayon nga is meron po akong tatalakayin na about pagiging OFW. So meron po akong tatlong dahilan, pinakamabigat na dahilan ba't ako umalis ng Pilipinas. So yung number one is magkaroon ng sapat na income. Magsinabing sapat na income, gaano nga ba kasapat ang meron tayo? So, pag sinabi namang sapat is yung natutustusan bagay yung mga needs natin at yung wants naman po paminsan. Sabihin natin, once in a year, makakagala tayo. Once in a while, makakakain tayo sa gusto nating kainan. Parang ganun na lang po. Pero hindi rin siya ganun ka less sure yung pera natin, di ba? So, mga needs lang po talaga. So, ngayon nga, is nasa, ano ako, abroad and I'm already 5 years in here. At nanaabutan na nga po ng epidemya. Hindi na nakauwi, at least stranded na. So, baka next year, makakauwi na rin. So, yung duration po kasi dito ng contract natin sa abroad is almost 2 to 3 years siya. So, after 3 years ka talaga makakauwi. Yung iba naman po is nakakauwi sila after a year kung papayagan ng boss nila. Magbabakasyon, ganun, Christmas, something ganun. So, agad naman babalik after a few days lang. So, ako, hindi po ako gumagawa ng ganun kasi parang nasasayangan ako sa pera baga. Pagdating sa Pilipinas is, ayun, gastos na lahat. So, naubos nga yung pera. So, ang ginagawa ko po is almost after 2 years na lang pag-end ng contract ko talaga. So, tiis ng mahabang tiis talaga. Yun nga lang po. So, araw-araw lang po, chat, video call sa anak, ganun. Minsan naabutan na rin ng anong oras matulog. Kasi nga, nakikipag-chat ka sa ano mo, kapamilya mo, ganun. So, yung ikalawa po nating pinakamabigat na dahilan is yung magkaroon ng savings. Ano nga ba po yung savings? Yung savings po is yun po yung perang na itatabi natin out sa kinikita natin. So, yung pina-follow ko po na formula is yung salary ko minus ng savings equals expenses. Yun talaga sana nga lang ah, yung pa-follow kong ano, formula. Kaso nga minsan, syempre, sasabihin naman ng kapatid mo, uy ate, pahingi naman dyan. Sabihin ng tita mo, uy meron ka ba dyan? Ganyan, ganyan. Marami na po talagang minsan is mga unexpected natin na maghihingi, ganyan. Kaya yun, yung savings, nawawalay, as in walay. Pero okay lang po yun kasi yung pera naman is nakikita naman natin yan. Pero yung pagtulong naman kayo, kung minsan lang naman, hindi naman talaga yung abusado na araw-araw, buwan-buwan is maghihingi. Parang hindi na po maganda yun. So yung ano lang, unexpected lang talaga. So sa pagiging OFW, yung pag ano talaga ng savings, yun yung pinakamahirap na point. Kaya pag sinabing budget is budget talaga. Sa isang buwan, kailangan yung $100 ma-stretch mo para naman ay may maiwan ka pa na savings kahit nasa more or less mga $200 to $300 ganun. Pero depende rin sa iyo yan kasi
pag inuna mo po yung wants mo, eh wala talaga tayong masisave. Ayaw, unahin lang po natin yung needs natin talaga dito sa abroad. At saka, pag sinabi kasing dollars, talagang malaking impact kasi yung value sa atin is malaki na, di ba? Pag sinabing dollars, $1 is equals to 50 pesos or 52 pesos. Pag na-convert na po eh, sobrang malaki na po yung nawawalang pera pala sa atin. Pero pag dollars naman yung ginastos mo, hindi mo ramdam, akala mo okay lang. So, ayang number 3 po is magkaroon po tayo ng pera para pang for good. So, ano na nga po yung for good? Yung for good po is maniniraan na talaga ulit tayo sa Pilipinas. Magbabalik-bayan na po talaga tayo at doon na tayo maninirahan ng forever. Pag sinabing forever, pwede rin tayong pumunta ulit abroad. Pero pag sinabi natin for good is magsisettle down na talaga tayo sa Pinas. So pag nandun na tayo, kailangan na naman natin yung pera, ganun. So kailangan talaga natin makadala ng pera papuntang Pinas to start up with some ventures ulit, like business or something, makabuild tayo ng pangkabuhayan natin. Kaya ngayong ibang OFW, di ko naman po nila lahat, pero hinauna po nila yung magkaroon ng magarang bahay, magandang bahay. So, wala namang problema yun, kasi choice naman nila yun. Kaya nga lang, pagdating sa Pinas at wala kang nadalang pera kasi pinagpatayo mo lahat ng bahay, maaring mawala din sa iyo yung bahay kasi pag wala ka ng pera, mabibenta mo yung bahay mo or may sasanla mo, ganun. So, para po sa akin, pagka nag-for good ka, dapat meron ka ng OFW exit plan. Parang isang pangkabuhayan na iniisip mo. Pagdating mo sa Pinas, may pagkakakitaan ka na. So, para hindi ka na ma-zero ulit at wala kang magawa, kundi mangutang pagka bumalik ka sa pag-zero na naman. So, guys, hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon. At sana may naintindihan kayo or napulot na aral. Pwede din kayo magkapag-comment down below kung meron pa kayong mga ideas kung paano maging isang magandang halimbawa ng pagiging OFW. So, goodbye! And once again, thank you for listening to me today.